Good morning. I prayed the prayers for those of you. Nagpapadasal sa messenger, sa Viber, sa email. Ang daming nagpapadasal ngayon. Almost 50 years the priest during this time of the pandemic, mas marami ang nagpapadasal. Ako naman, I'll be the one asking you to pray. Tonight, I'll be giving a talk to the United Nations Commission on Social Development. I will make a plea to UN member states and agencies to help us in planting 1 billion bamboo in our country by 2030. SBDs, the Divine Word Missionaries, Central Province, there are two other provinces. Central Province alone has pledged to plant 100,000 bamboo seedlings this year. It's already February, so we have to work hard, so we have to pray. What I ask the United Nations will be technology transfer so that we could produce seedlings very fast and funding for bamboo tissue culture laboratories, because I have already made partnerships with 8 state universities and colleges all over the country. Tatayo ayan sila ng bamboo tissue culture laboratories. Yung pambayad lang sa equipment ang hinihingi natin sa United Nations. 1 billion bamboo by 2030 to fight climate change, to prevent erosion and flooding, and to create livelihood for the poor, because together with that, we will build up the bamboo industry. We are working with the Philippine Bamboo Industrial Development Council. And this morning at 10 o'clock, I will say the invocation, because there will be a signing between the Rotary Club and the DNR. They will plant bamboo in the Marikina watershed to fight climate change. It will devastate us. We will only be hearers of the word and not doers, as the first reading says. Prepare yourselves for untold misery. That's the law of nature. We place too much carbon dioxide through our old cars, our factories, into the atmosphere. Because of the carbon dioxide, sunlight coming in could not reflect back to the surface. Increase in temperature will melt the solar caps. A lot of suffering will happen if we will not do something about it. Be doers of the word, not hearers of the word only. That is echoed by Pope Francis. Magbilangan na tayo kung ano talagang ginagawa mo. Sinisiraan ang planeta, sabi niya, this is our common home. Lahat ng tao sa mundo dapat magkakaisa na. Pero nakakaiba pa rin ang pananaw. Yung iba, hindi naniniwala. Yung iba, hearers of the word only. Alam naman nila, tama ang Santo Papa. Alam naman nila, tama yung mga scientists. Kaya lang iba ang kanilang pananaw. Pinagtatawanan pa ako ng iba, bakit may bamboo tissue culture laboratory? Kasi backyard lang yung kanilang plantation ng bamboo. Ito, hundreds of thousands of hectares sa ancestral domain ng mga indigenous people. It is our way of doing. So the SBDs, there's the Laudato Si Action Platform. Response. What concrete response are you doing to hear the cry of Mother Earth? What concrete response are you doing to hear the cry of the poor? What are you doing to raise environmental consciousness through
proposing an environmental economics. Sabi ni Pope Francis, sinisira tayo ng economics na galing na makakanluran, Western economics, that's too individualistic, not taking care of the environment. Environmental education, so that the young will be responsible. Environmental spirituality, for those who believe in God. Adapting sustainable lifestyle. And then resilience, pagdating ng audit. We are partnering with Microsoft now para maging efficient yung pagbigay ng mga donations ng food at saka clothing. Audit pa ito. Dadating pang maraming audit. Climate change. Yung iba, natatakot din that we will destroy biodiversity. Hindi naman kami ganun ka-ignorante sa environmental science. So, please pray that we will be able to do something. As the first reading says, do not be merely hearers of the word. Become doers of the word, as St. James said. Hindi yung nakita mo na na may muta ka sa mata, sa salamin, hindi mo naman inaalis. Mali yun. Kulang ng doing yun. So, pray that we will be able to do something. Kasi nagkakagulo tayo ngayon. Climate change, sa vaccine, may mga ivermectin dito, may mga ayaw magpa-vaccinate. Yung iba, okay sa kanila, pero yung mga anak nila, huwag nating pabakunahan. How do we make judgments? How can we know the truth? Punta tayo sa gospel. Pinagaling ni Jesus yung bulag. Tapos nagtanong siya, do you see anything? What do you see? So sandali lang, papaliwanag ko sa inyo how to see rightly. Kasi it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. How do you see rightly? Paano ang tamang pagtingin mo sa katotohanan? Sabi ng mga scientists, hindi mo na makikita yung katotohanan. You relate to what's out there, yung reality, yung world, yung universe, through your senses na nakikita mo. Halimbawa, rose. Kulay pula. Naamoy mo. Bango. Tinitignan mo yung texture, very soft yung kanyang petals. Baka matinik ka pa doon kung talagang hindi pa inalis yung tinik. So, very fast, from Bernard Lonergan, Jesuit, to see rightly, first, be attentive. Hindi lang yung nakakarinig ka, kasi ang dami mong naririnig, nakikinig ka, nagpo-focus ka. Hindi lang na nakakakita ka, tumitingin ka, pinufocus mo yung attention mo. So first, be attentive. Learn to focus so that you will really know what the truth is. Second, be perceptive. Maging matunog, sabi ng mga Tagalog. Matunog na mayroon dyan. Yung context will make you understand. See it from the viewpoint of systems. Yung systems perspective ang tinuturo namin ngayon. Be attentive, be perceptive, be intelligent. Ang ibig sabihin ng be intelligent, make the right judgment. For example, sinalat mo, ay rough, ang bulaklak, inamoy mo, wala na maamoy, maski mukhang rosas naman. Then you make the judgment. Paper, rose, ito. So huwag kang magkamali sa paper roses, kasi sabi ni Vilma Santos, paper roses, kapareho yan ng pagmamahal sa akin na binibigay mo. Artificial. So, she makes a judgment, hindi ikaw ang pagkakasalan ko. And then, be responsible. Be attentive. Be perceptive. Be intelligent. Tama ang judgment mo. Be responsible. Tignan mo kung bakit mo ginagamit. Eh, maganda. Roses. Mahal. Lalo na yung Valentine's. O, yung padala mo sa nanay mo, padala mo sa asawa mo, padala mo doon sa sweetheart mo. Pero,
pagpasok na sa mga tao, diyan papasok yung responsibility. So, nakapag-judge ka na, you were attentive, you were perceptive, you were intelligent. Na ito roses. Padala ko ito doon sa magandang babaeng yon para mamahalin niya ako. Tapos papayag na siya, napupunta kami ng hotel. Pag nasimsim ko na yung bango niya, iiwanan ko na siya. Diyan papasok yung kamalian, bakit maraming tao ang hindi maligaya. Hindi nila sinusunod yung how do you see rightly? How do you see with your heart? Napakalalim ang ibig sabihin ng Ebanghelyo ngayon. Pinagaling ni Jesus. So yan ang ating dasal. Kasi sa aking pananampalataya, sa Diyos, it is only when you believe that you could really see the word rightly. Yung sinasabi, I once was lost and now I'm found, was blind and now I see. Masasabi mo kaya yan na you really see? Hindi ka pa blind? O half blind? Sabi nung tao sa gospel, nung half blind pa siya, nakikita ako yung mga tao na parang mga kahoy na naglalaka. Eh, hindi pa rin kompleto yung kanyang pagtingin. Hindi pa rin perception, ang perception niya is not yet very sharp. Anong ginagawa natin? Nagsisimba tayo lagi. Does it sharpen our perception that we become closer to the truth? Talaga bang masasabi natin, receiving the body of Christ, I once was lost and now I am found, was blind and now I see. Ang problema natin, some people choose to remain blind. Hindi, misteryo na ng kasalanan niya. Ang problema natin, maraming tao ang irresponsable. Nanloloko. Bibigyan ng rosas yung babae, may kasama pang mamahaling chocolate para sasama lang sa hotel. Hindi paglingkuran habang buhay. May mga tao rin, lulukuhin ka, to, mag-invest ka. Duble ang pera mo after 3 months. So after 3 months, dumubli nga. Pero sa susunod na month, hindi mo na makikita yon. Mga scam, pyramiding scam. Pati sa politika. Niloloko din tayo so that we will not make the right judgments. Ini-edit yung video, ini-edit yung mga pictures para lalabas na magaling yung kanilang kandidato, na masama yung isang kandidato. So marami ding naloloko niyan. Kagaya ng maraming babae ang naloloko ng mga playboy, kagaya ng maraming tao ang naloloko sa mga scam, paragaya, gaya ganun din, mas maraming tao ang naloloko ng mga politiko na hindi responsable. So be attentive, be perceptive, be intelligent, and then be responsible. Bahala na kayo sa inyong conscience, sinong iboboto nyo. Siguruhin ninyo na tama yung inyong perception. Na hindi kayo nadadala ng information, disinformation sa social media. Pagdadasal natin ngayon yan. Sapagat sa mga readings, first reading, hindi lang sapat na nakakakita ka at nakakarinig. Gawin mo! Sabi ni St. John. Sa gospel naman, we are reminded to see things rightly. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Siguruhin rin ninyo na tama ang perception ninyo sa Diyos. Kasi makasalanan tayo eh. We make God sometimes into our own image and likeness. Yung Diyos na komportable tayo, yung hindi nagcha-challenge sa atin to be doers of the word. So ipagdasal natin sa misang ito na sana tunay nating masasabi in all truth. Masasabi natin yung kanta sa Amazing Grace. I once was lost and now I'm found, was blind and now I see.